Good day, Mapa Jaffers. This is International Master Jem Garcia, and welcome back to our YouTube channel. So kung napapansin nyo po, recently hindi kami masyado nakakapag-upload ng mga videos ni IMPOW ay dahil po yan, nagpre-prepare po kami ngayon sa upcoming tournament namin na Southeast Asian Games. Yan po yung SEA Games na tinatawag. Mag-start po yan May 8. So talagang papalapit na ng papalapit yung SEA Games. Kaya kailangan po namin mag-intensive training. Ayan. So, syempre sa SEA Games, ang powerhouse po dyan ay yung country na Vietnam. Kasi sila, meron silang Super Grandmaster headed by Super Grandmaster Le Quang Yem na kasalukuyan naglalaro po sa Oslo Esports Cup. So, talagang mga kalaban niya. Sila Magnus Carlsen. Actually, tinalo niya si Magnus Carlsen nung nakaraan. Ngayon po, aaralin natin yung laban niya kay Super Grandmaster Anish Giri. Ayan. So, itong game na ito, very, very interesting. Actually, yung ginamit nitong linya, ngayon ko lang po nakita. So, talagang, hopefully, marami po tayong matutunan. Ito po yung game 1 nila. White si Le Quang Yem and black si Anish Giri. Tingnan natin yung laban. Ayan. So, ito po nag-start with D4, Knight F6, Knight F3, G6, and then pagka C4, Bishop G7, Knight C3 and D5. Ang ginamit ni Anish Giri ay yung parang bago niyang opening na ginagamit, yung Grunfeld defense. At actually, isa po ito sa aking mga main weapons, yung Grunfeld and King's Indian, yan ang dalawang main openings ko eh. So dito, D5, ang ginawa ni Le Quang is kumapture, capture. At dito sa tagal ko na pong nag-Grunfeld, ngayon ko lang nakita yung ganitong move ni Le Quang, nag-Bishop G5. So actually, matagal na ako nag-Grunfeld, parang since 2016 pa. Sa 6 years kong ginagamit yung Grunfeld, ngayon ko lang nakita itong ideyang ito. So ito, very very interesting. Bakit kaya niya yan tinira? Actually, hanggang ngayon, hindi ko pa masyado alam anong idea niyan eh. So tingnan natin ano nangyari sa laro. No? So pagka Bishop G5, nag-Knight take C3, B take C3, and then C5, and E3. So ayan, sinusolid lang yung D4 pawn. So usually kasi ang ginagawa sa Grunfeld, di ba? Pagka nag E4 ka, ang idea po ng black is targeting itong D4 pawn. So pwede nga mag knight C6 tapos Bishop G4, magkakaroon ng malakas na pressure dito. Yan po ang parang idea ng Grunfeld, kakounterin yung D4 pawn. Kaso nag E3 lang. So baka ito yung idea, pagka Bishop G5, develop lang muna ng bishop tapos i-solidify ito, hindi na humatarget yan basta-basta kasi supportado na. So ngayon na Queen A5, natake yung C3, so kailangan depensahan Queen D2, Bishop F5, and then Rook C1, and Knight C6. Ayan, so dito, kung titigil lang tayo, base sa ating engine evaluation, madali pong naka-equalize ang black. Ano? At kung kukontrahin natin itong ganitong opening, pwede hong ulitin yung ginamit ni Anish Giri na pangontra sa opening ni Le Quang. So ito po, parang sa pag-aaral natin ng game na ito, pwede ko itong gamitin rin against kay Le Quang sa upcoming SEA Games. So kung makakalaban ho natin siya doon, pwede natin ulitin to kasi equal kagad based sa engine evaluation. No? So Bishop E2. At dito dapat na kingside castling lang. Ayan, so kingside castling. Actually, hindi ko po alam kung ano yung kinatakot ni Anish Giri, ba't hindi siya ng kingside castling. Siguro, may iwanan kasi itong pawn sa E7 ng depensa. No? So pagka D5, atake sa knight, tapos pagka umalis yung knight, mabibitin yung pawn. Kaso, usually po ang idea dyan, magro-rook FD8 talaga. Ayan. So, pinipin niyang pawn sa queen. So, hindi rin po makaka-capture yan. At parang palagi po yan nangyayari sa mga Grunfeld defense. So, pagka-castling na lamang, magka-castling lang din. And then, pwedeng mag H6, Bishop H4, and then Rook AC8. With total equality. Kasi, ganun nga pagka ng D5, Rook FD8 ang gagawin. Hindi naman makaka-capture yung queen. Ayan, so balik po natin. Kaso dito, medyo siguro naging creative si Super GM Anish Giri ng queenside castling. Ayan, so nilagay dyan yung king na medyo
Nakakatakot kasi unang-una yung rook nakatutok na dyan. Tapos yung bishop, pagka umatras sa f4, matututukan din yung king. Not to mention, parang hindi na safe, medyo maluwag na po yung posyon kasi nag c5 ka na eh. At pagka castling, bishop e4. So actually, kung mapapansin nyo, ine-expect pa ni Anish Giri yung mga nagaganap, no? Pagka queen b2, dito na po, ng problema si Giri. Pagka queen b2, hindi na po siya makatira. Talaga na ubos yung oras niyan. So, pagka queen b2, kumapture sa d4, c takes d4, and then bishop takes f3. So actually, ito po ay isang peace sacrifice. Kasi kung mapapansin natin, nakabitid yung bishop sa g5. So queen takes g5. At yan po, kinapture ni Anish Giri. Pero sa muisipin natin, talaga nakakatakot pong peace sacrifice yan. Kasi nakatutok na ho yan dyan. Yung mga pyesa ng puti. So pwede na nga ang kainin yan eh. Pagkakain-kain, sabay rook takes c6, king d7, queen b7 check, king e8. Although dito medyo nakakahinga pa ng konti, no? Nakakatakot yung atake ng puti kasi tinan mo yung king tumatakbo na. Pero ang pinaka-precise na pang-atake is rook b1. At ayan po, napakalakas. So, binira dito sa b7, hindi madepensahan kasi pagka dinepensahan with the rook d7, kakapturin lang to. Ayan, pagkakain mo, mate. Ayan ang mangyayari kay Giri pagka nag-rook d7. So, only move is knight a5. Talagang ito, babaksak na, no? Pero very precise ang ginawa ni Lek Wang. Nag-check muna. King d7. And then dito, ang ganda po nung ginawang panapos ni Lek Wang. Try nyo pong hanapin. Bibigyan ko kayo ng 5 minutes. Ano ang gagawin nyo kung kayo po ang puti. Excuse me, 5 seconds lang pala. Ang haba ng 5 minutes. Ayan, so ang tira po dito is h4. So kung titingnan natin, di ba, nandito nakatutok lahat ng pyesa. Pero ang finishing blow is yung tira sa kabilang gilid, yung h4 na move. Kasi ang idea po niyan, kailangan atakihin yung queen para pagka halimbawa kumain, machi-check sa b5, tapos tatagos na yung atake, lalabas na papuntang e6 yung king ng black. Ayan. So kailangan nakadepensa po sa b5 yung queen eh. At ang only square na lang ng black is queen f5. Kaso ganun pa rin na mangyari. Merong tirang e4. Ngayon wala nang square yung queen na pwede niya pagtaguan para makontrol niya yung b5 square. So napunta sa queen f4. And then pa queen b5 check, king e6. d5 check, king f6. And then queen takes a5. Ngayon nabawi na po yung pyesa. Yung king nasa labas pa rin, tapos yung mga rook papasok na sa queen side. At pagka bishop h6, rook c7, yan po ang nangyari. Queen e5, kinapture ang b7, king g7, and then pagka g3, makikita natin nakapagtago nga yung king ng black, kaso pasok na yung pyesa ng white, tapos meron pang extra pawn. Actually, extra 2 pawns kasi ito definitely babaksak. So, nag-rook h8, king g2, rook c8, queen a4, a5, rook 1 b2, bishop c1, and then dito pagka rook c2, capture. Ito po, hindi ko alam kung na-i-blunder na lang ni Anish Giri yung bishop a3 or talaga sinadya niya na. Kasi ang parang only move dito is bishop h6 at para medyo tatagal pa ho yung laro. So, ang sabi ng engine, bishop e2, king f8, rook a7, ito babaksak, magiging 2 pawns down. Pero as at least buhay-buhay pa, no? Kaso ang ginawa ni Anish Giri, nag-bishop a3, na-fork tuloy yung rook at saka yung queen. Ayan, so pagka-bishop c5, pero may chance din sinadya niya yan eh. Pagkakain, queen d4, para threatening queen takes f2, mablablaf ng konti. Pero syempre pagka super GM ang kalaban, hindi po ubra yung mga bluff eh. So naging h3, queen takes f2, bishop g2, and then pagka g5, rook b8. Take note, pagka nag-bishop d6,
rook b3 lang, didepensahan lang, tapos may rook f3 na idea pa, counterplay papuntang f7. So dito nag g5, rook b8, gh4, and then pagka check, king f6, check. At dito po nag-resign na si Giri kasi mate na siya. So pagka king g6, rook g8 check, king h6, queen g7 check, pagka king h5, checkmate sa h7. At talagang mabigat po yung super grandmaster na ito, si Lee Kwang Liem. Tinalo niya si Magnus Carlsen sa tournament na ito. Tinalo niya si Anish Giri sa match. Ang score nila, tambak pa nga, 2.5, 0.5 sa 4-game match. Tapos kay Magnus Carlsen, 2.5, 1.5. Tinalo niya rin. So, titingnan mo natin kung uubra tayo sa SEA Games. So, actually doon, meron naman mga tinatawag na silat kasi one game, ano lang naman yon. So, kapag nakalusot ka ng one game, o de, successful na. Lalo na pag itong kalaban mo, yung Super GM ng Vietnam. So, hopefully, maganda po yung magiging results namin. So, pag-pray nyo po kami, talagang patuloy ang aming training at hopefully, maganda ang kakalabasan sa tournament. So, yan po ang ating video for today. Hopefully, meron po tayo natutunan. At kung meron po tayo natutunan, please like this video and subscribe to our YouTube channel. So, this is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye.